sa'yo. What's up mga host? So ngayon ay ayusin na ulit natin si Project MTB natin na bago ngayon. Ito ay ang ating part 2 ng ating bit. So for today ay babaklasin na natin lahat ng mga parts ng luma natin MTB. So ayun, para ilipat dun sa ating bagong frame, classic frame natin. So ngayon, kunin na natin yung ating MTB and then baklasin na natin. So let's go! So yun, ito na siya mga boss. Ayan, nailabas na natin. So ang gagawin nga pala natin ay babaklasin natin yung kanyang mga pyesa. So ayan, ito yung chain niya. Sira na yun, palitin na yan. May bago tayong papalit dyan ng chain. And then ito, tanggalin natin upuan, seat post and then seat clamp. Tanggalin din natin itong handlebars, brakes, levers. Ayan, tsaka muna natin tatanggalin yung pwede rin, tanggalin natin yung stem at ang kanyang fork. So ito, pansaman talaga gamitin mo natin yung fork hanggat hindi pa tayo nakakabili ng bagong fork. Ayan, tatanggalin na rin natin yung mga cables, yung calipers, kasi yung calipers dito sa harap, yung gulong, stay muna natin dyan kasi wala pa tayong paglalagyan, pero pwede rin natin tanggalin siya, baklasin. So yun lang, start na natin ang pagkalas dito sa ating build. So, let's go! So yun, natanggalan natin ang kanyang seat post and then ating seat clamp. Ito yung kanyang seat clamp. 28.6 ang kanyang size. Ayan. Then, ang ating seat post and then yung ating saddle. Ayan. Giant pay saddle nyan. Medyo punit na. Pero pwede pang gamitin yan. Pagtsagaan, diba? Ayan. Ito baka i-repaint ko na lang din pero malalaman. So ngayon, ang tatanggalin naman natin na next ay dito sa ating handlebars tsaka yung stem. So let's go, tanggalin na natin. So yun, nag-corrupt ang ating video pero natanggal na natin ang kanyang rear caliper. Ayan, ito na sila. Tanggal na natin. Ito ang kanyang front caliper and ito ang rear caliper. So yun, ngayon ay tatanggalin naman natin yung kanyang nasa cockpit. Ito, meron ditong speedometer, working pen. Ayan, ang oras natin ngayon ay 1:51 PM in the afternoon. Tatanggalin din natin itong phone holder at itong mga brake levers. So yun lang mga boss, tanggalin na rin natin mga cable. So let's go!
So yun, natanggal na natin ang kanyang mga speedometer. Ito yung kanyang matawag dito yung kanyang rack, lalagyan ng ano, ating screen screen ng speedometer, din yan, mga cables. And ito yung ating sensor. Ayan, tapos ito yung ating mismong speedometer. Ayan. Then ito yung ating magnet. Hindi na natin tatanggalin yan kasi gagamitin pa rin natin itong wheelset na to. So, yun. Next naman natin gagawin ay tanggalin na yung mga cables and then itong brake levers. So, let's go! So yun, natanggal na natin yung kanyang mga components dito. Wala na yung mga levers, mga cables, phone holder. So yun, tira na lang is itong stem, handlebar. So yun, natanggalin na natin itong mga to. Tsaka yung fork. So yun, be right back. Tatanggalin na natin to. So let's go! So yun, natanggal na natin yung kanyang handlebar, tsaka stem. Hindi muna natin tinanggal yung fork ngayon dahil aalis ako ngayon at itutuloy na lang natin siguro sa part 3 ng ating build project video. So ngayon, ito yung ating stem tsaka yung kanyang handlebar. Yan, onting linis lang yan. Then ito yung kanyang fork na rack. Ito yung kanyang tawag dito, headset cap. Yan. So yun, tutuloy na lang natin ito bukas sa ating part 3 ng ating video. So yun, aalis lang kasi ko eh. So bukas na lang ulit sa ating part 3. Ayan, shoutout Prop MTB. Ayan, sa ating idol from California. Ayan, One Garage Power.